Jesus, I'd rather have him than anything. He had power without end. From the heavens he ruled the universe. Countless angels waited on his every call. I saw him all alone on a road to death and untold agony. Just for me he suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have me. Muli po, magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po tayo sa araw po ito ng Webes? May 13 na po tayo, di ba? Wow, parang kailan na nagsimula ang buwan ng Mayo. Ngayon, nasa 13 days na po tayo. Mga ka-insiders, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And nagpapasalamat po tayo sa Panginoon for this beautiful morning. At lumabas na po si Haring Araw. At mamayang hapon naman yan, uulan naman dito yan sa Davao City. Hapon ang ulan namin dito, no, hanggang sa gabi. At sa umaga yan, from morning to I think to 4 o'clock, talagang mainit na mainit yan. And siguro kaya medyo apektado po ang ating mga katawan. Kaya ingat-ingat lang ako. Nagtanong si Ma'am Jocelyn Magayong kung kumusta na po yung aking truth. Medyo ano na siya, meron pa rin ng konti. Salamat po sa prayer nyo. Ang problema sa akin kasi sa gabi siya umatake yung ano na, ano, kumakati yung ano ko, yung lalamunan ko. Kaya bumabangon naman ako, nag-gurgle, ganun-ganun, nag-inom ng warm water para maano lang ang kati ng aking lalamunan. Pero life must go on, sabi nga ng isang insiders. Pahinga ka muna, sabi ko, kaya pa naman, no? Kaya pa naman na gampanan ang ano na, hindi lang masyadong madaldal, hindi lang masyadong magsasalita. Pero sabi ko, ang hirap kasi dito na hindi ka magsasalita, no? Kasi itong ating insight from His Word. At alam ko po na dapat talaga magsalita, pero okay lang yung dahan-dahan lang, no? At salamat po sa inyong mga prayer, salamat sa mga concern. And also to sabi ni Ma'am Jocelyn Magayon, rejoicing every day no matter what is surrounding us every day, we'll always give thanks to our mighty God. Hallelujah. Yes, ganun po talaga yun, no? And also to Jorly Balsomo, maayong aga sa inyo dira sa Bacolod City, kagdira man sa inyo panimalay, no? Si Kuya, si Manong Jerry, si Manong Noli, ag si Janjan dira, maayong aga gid sa inyo tanan dira sa mga Balsomo family sa Bacolod City. No, si Ma'am Jocelyn Magayon naman ay taga Panabo City naman, diyan po sa Davao del Norte. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, no? At siguro mapapansin nyo naman na ang boses ko medyo ano pa na siya, no? Hindi pa siya masyadong tawag niyan na okay, but we need to be okay. Yes, ating mga nadyadyan na po sa ating
mga nagwa-watching, si Brother Jed Mangana, dyan naman po sa Semirara Island. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan, no? Sa ating mga kapatid na taga Semirara Island po. At sa kay Gingging Cesar, dyan naman po sa may part ng Jerome. O dito lang po yan sa Davao City. Mayong buntag dira sa Imuging. And to your ka-office mate naman dyan po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. So sa ating mga insiders, pa-check attendance po tayo, no? At and also to Pastor Joshua Azuela, good morning din po sa inyo dyan sa may DMI, sa Diff Ministries International, dyan po sa banda sa Bangkal. God bless you po sa inyong lahat-lahat dyan, okay? Matugtog muna tayo ng ating mga awitin sa umagang ito. At samahan niyo po ako sa pagsikat ng araw. Yan pong ating tawag niya. No? Panginoon, salamat po. Kayo ang Diyos na makapangyarihan na siyang nagmamahal sa bansang Pilipinas. Salamat po na bawat dako ng Pilipinas ay inyong iniibig at inamahal. Hayaan niyo, Panginoon, ang papuri at samba ay manggaling sa kabuuan ng Pilipinas mula sa Spratly Islands tungo sa Mindanao. Purihin ka, O Diyos, ng bawat Pilipino, ng buong bansang Pilipinas. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, dayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguranda ka, Jesus, sa lahat ng dako, pupurihan ka, O Diyos. Jesus, papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daigan ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguranda ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka. We exalted, O God.
sa pagsikat ng araw hanggang sa pagdubog nito. Ngalan ni Jesus, papupulihan sa pagsikat ng araw hanggang sa pagdubog nito. Ngalan ni Jesus, hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Sa pagsikat ng araw, excuse me, talagang dapat siya papupurihan natin. Di ba, kapatid? Di ba, mga ka-insiders? Kahit na po anong mangyayari sa buhay natin, pasalamatan natin ang Diyos. You know what? Itong Psalms 118 po ay talagang, kung nababasa niyo po ito, ang ganda ng kanya mga sinasabi po dyan. No? More on ang pag-praise niya sa Panginoon. No? At makikita mo dito na talaga kung paano ang psalmist nagbigay ng papuri sa Panginoon. At sana po yan din po ang ating mga mithiin sa buhay, no? Na sa buhay natin kahit ano man ang mga pagsubok na maranasan natin, minsan nagkabikos-bikos ang ating mga nangyayari sa buhay natin, sa ating mga pamilya, sa ating trabaho. May mga sakit po tayo, but we need to give thanks to the Lord. So sa pagsikat ng araw hanggang sa pagano nito, no, sa pag yung sunrise to sunset na tinatawag. At talagang namamangha ka sa kabutihan ng Diyos sa atin. So sa ating pong mga insiders sa umagang ito, bana dito naman po sila, no? Si Brother Nelson Raffles dyan po sa Tagum City. Maayong buntag dira sa inyo tanan. And also to Manang Nining Balsomo Latorilla. Magandang-magandang umaga din po sa inyo dyan, no? Na makikita natin. Sino pa bang na dito? And also to Maya Maninoy, Engineer Felix Oxinia. Good morning po dira sa inyo sa Bacolod City. God bless you. God bless you po, no? Kaga upo dira si Maninay. Kaga salamat-salamat sa inyo nga pag-join sa aton. At sa iba pa po nating mga ka-insiders po na nandito ngayon, atin na po silang babatiin at atin na din po silang tawag nito pasalamatan na nandito sila. Yes, tumanang Nining Balsomo Latorilla, maayong aga dira sa inyo gid, no? And also to Grace Baldosa Amatorio, good morning po sa inyo dyan sa Bindoy Negros Oriental. Oh, to brother also Ferdinand at ang ating mga kapatid po dyan sa Bindoy Fundamental Baptist Church, maayong buntag yun sa inyo tanan. Naubanan ka mo sa Ginoo. And also to Pastor Josel Delfino Apostol, dyan naman po sa Dasmariñas, Cavite. Maayong aga dra sa iyo, Pastor. Magandang-magandang umaga po sa iyong family at ang ating mga kapatiran din po dyan sa church. Ingat-ingat kayo dyan. God bless you po. And also to Jed Mangana, good morning din po dyan. O, ang ating kaibigan dyan sa Emmanuel Baptist Church sa Cagayan de Oro, si Pastor June. No? Maayong aga dra sa iyo, Pastor June Raduk. Thank you for joining us this morning. And also to ang classmates ang akon nga wife, ang asawa ni Pastor June, no, si Ma'am Loesa nga taga Negros man. God bless you po sa inyo lahat diyan. And to your apo, and God bless you Pastor June. And also walang sounds, may sounds naman na wala ba? Kasi may ano lang, no, may sounds, may sunaga, may pumapasok po na sounds, no, kasi pag wala pumapasok, hindi yan naggumagalaw dito ang tawag niyan, ang ating OBS. So basta may pasok. Itingnan mo manang ning ang imong sounds. Basi ang imo dira ang may ano na, no. Okay. So muli po ang ating pagpasalamat sa Panginoon sa araw-araw, di ba? At yung ngayon ang aking ano na, ang aking situation na medyo ano pa rin ng konti, no. Pero sige lang, tuloy-tuloy pa rin tayo.
at ating ang ating pong awitin sa umagang ito. Okay, hearing you loud and clear daw, sabi ni Pastor Apostol na okay. And ito naman ang ano natin. God is good all the time, di ba? Kahit anong mangyayari, God is good all the time. At na naman po ng isang yung okay, salamat po, no. God is good all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang ang Diyos ay talagang dapat natin papurihan, no. Dapat natin siya himayaon kung sa Ilonggo pa, no. Sa ating mga kakabsat dijay Northern Luzon, na imbang nabigat ka na kayo amin dijay. Kumusta ngay ti weather dijay? At salamat po sa inyong pagsama sa akin, no. At diyan naman po sa Luzon, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay, sino ba ang nandito ngayon? And also to Pastor Felix Ambingan, magandang umaga sa imo, Pastor. Thank you so much. Hindi pag ako naka, wala pag ako naka-adto dito, Pastor. Medyo layo manggod, no? but medyo kumakaya-kaya pa naman na agwang taon sa naton eh. Okay, so ang ating verse sa umagang ito ay sa Psalms 119, verses 19 to 29.
At ang Psalm 118 po ay mayroong 29 verses. Ang sabi dito sa verse 19, if you have your Bible with you, kindly open it with me. At babasahin natin itong mga last na mga verses. Open for me the gates where the righteous enter, and I will go and I will go in and thank the Lord. These gates lead to the presence of the Lord, and the godly enter there. I thank you for answering my prayer and giving me victory. Hallelujah. The stones that builders rejected has now become their cornerstone. This is the Lord's doing, and it is wonderful to see. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Wow, verse 24, huh? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Please, Lord, please save us. Please, Lord, please give us success. Bless the one who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God shining upon us. Take the sacrifice, bind it with cords on the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for He is good. He is faithful. Love in yours forever. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of His word. Kapatid, habang binabasa mo ba itong Psalm 118, ano ba ang nasa isip mo? Ano ba ang nasa puso mo? Diba? Kat makikita mo po yun. Na talaga, dapat talaga nating pasalamatan ang Panginoon. Sabi nga na sa isang verse dito, di ba? Before he was been rejected. He was been stoned, he was been rejected. But now he become a cornerstone. So the stone that the builders rejected become now a cornerstone. Ganun kay importante po, di ba, ang corner sa mga bahay. So ang lahat po na ginagawa ng Panginoon ay talagang magagandang titingnan. Kaya marami dito sa part ng Davao region, marami nang tinatawag na dito ng mga peak, no, mga pinakamataas. Yun ang dinidevelop ngayon. Yan ang pinupuntahan ng tao. Yung mga sea of clouds, di ba? Ang tawag pala, sea of clouds. Na medyo mataas ka compare doon sa mga clouds, at makikita mo ang sa ibaba at makasabi ka, this is very wonderful. The creation ng Panginoon ay talagang masasabi mo na wow, Lord, iba ito, no? And we would like to thank God for that, no? So mga ka-insiders mo natin, palagi po natin kahit anuman ang mga pagsubok sa buhay natin, alalahanin po natin na nadyadyan po ang Panginoon. Tingnan po natin itong We Are The Reason. Naawit, no? Pakinggan natin ito. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift. Insiders po na nandiyan ngayon, si Irene Lyos from Hong Kong, good morning po. To Papa Zon, Shenrock, good morning also. And Ati Bitsy Claro, good morning din po. And to my friend, Pastor Clyde Bravo, dyan po sa Mamaylan, mayong agagin sa inyo diratanan. And
And to Ma'am Jinky in Duyun, good morning din po dyan sa Lingig, sa Surigao del Sur. God bless you po. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain. To Pastor Victor Aurelio, dyan po sa Cornerstone Baptist Church sa Tagum City, mayong buntag po sa inyo. And also to my friend, Pastor Nonoy Alonzagay, maig-maig agagid. Salamat. Yes, we are the reason. Hey, salamat yan ng mga awiting yan, no? Na talagang makapag-balik loob sa Panginoon kung medyo kung saan-saan ikaw nagpunta. Yes, to Irene Lyos, good morning po. Diyan po sa Hong Kong. Kay Sister Zini Segundo, dyan naman. Diyan po sa Macau. Naimbag na bigat, kabsat. And also to Pastor Clyde Bravo, dyan naman po sa Himamaylan o sa Kabanggalan. Maing aga dira sa imo, sir, ubod sa imong pamilya. And then to the Northside people, good morning din po sa inyo dyan, wherever you are now. And also to my family, to my BMW, na medyo holiday ngayon kasi ano pa lang ngayon, no? End ng Ramadan, ayan, holiday. So walang mga online classes. At sana kahit na holiday kasi sa bahay naman po, tuloy-tuloy lang sana yung online classes, no? Pero yan naman po, kahit na sabihin natin no face-to-face, no online classes, life must be go on. Okay, so sa ating pong magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa bagong oportunidad na binigay mo po sa amin that we could continue this program, Insight from His Word. Salamat, Lord, na kahit na hindi maganda ang boses ko ngayon, but Lord, I love and I'm excited to be on board and to give praises into your name kasama po ang mga insiders.
Alam ko, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, iba-iba po ang aming mga hinaing. Iba-iba ang aming mga dasal, ang aming mga request sa iyo, Panginoon. Lord, thank you so much. Thank you, Lord, for forgiveness of sin. Thank you, Lord, for allowing us to be a part of your family. Thank you so much, Lord. We exalt your name. We glorify your name. Lord, in our own nature as a sinner, thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for sending your Son, the Lord Jesus Christ, to be our substitute, to be the one who take all the penalties that's supposed to be, we're the one to do it. But Lord, thank you so much for your love, and help us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. And tuloy-tuloy tayo muli. At ito pong ating awitin sa umagang ito. And though they say Jesus and me, kaburito to ni Ate Roda eh. Kabuenas! Good morning po sa inyo dyan. She
Hallelujah. Salamat po sa awiting yan. At palaging nagre-remind sa atin about Christ-likeness. Na talagang even though that you will not speak about your belief, even though that you will not speak about your church, but if they could see Jesus in you, it is a very different thing, no? Hindi alam muna ako marami pang sasabihin kasi ha. Apektado po yung boses ko. Pakinggan na lang natin itong mga awiting ito na alam ko po gustong-gusto nyo po rin po. Ayaw po sa they did not understand why he wouldn't come as they made their way toward the other side. As they left the shore, they faced the storm, and suddenly they feared for their lives. But upon the sea there someone walked on the water as they listened for his cry. That's when they heard him call out their names, and tenderly he said, "It is I." How the Prince of Peace could find them in the middle of their sea. But with little faith and God's good grace, joy would overcome their disbelief. Now there are times in life when I face the storm, and I wonder if I ever will survive. When I hear him call out my name, and tenderly he says, "It is I." He's the eye of the storm, the center of my calm, the place where I find shelter, the place where I find warmth, the center. Keeper of my days. When I can't feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. Do not fear when he is near. Take hold of his strong hand. Hold of his strong hand. Listen closely to his words. He's the great I am.
keeper of my days. When I can't feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. Yes, he is the eye of the storm. He is the one who controls everything in this world because he is still in the throne. So when we talk about that God is still in the throne, it means he's pero siya pa rin po ang may authority. Good morning po. So today, today ni Dr. Alina Pangotlunen, DJ mo nun, so deep and laon yun, na imbag na bigat, kaya kada kayo namin DJ niya. Uray ni Manang Maring, good morning din po sa inyo dyan. And also to Manong Noni Hilbosa, dyan naman po sa Negros Occidental, mayang agagin sa inyo tanandara. And also to Brother Jerwell Pokdol naman, dyan naman po sa Panabo City, maayong buntag dira sa inyo. And also, and also to Pastor Florence Sumatra na naka-tune in pa lang, mayong buntag pastor. Uban ang imong pamilya o mga kaigsuuna nato din ha sa Mangalkal sa Carmen, maayong buntag sa inyong tanan dira. Tingnan natin ito mga nagla-likes. Si Gina Albino Bacaltos, DJ Manot na Binget. At si Ann Angeles Trice, no, si Tata. Ha, mayong buntag dira o sa mga gabiin dira sa inyo sa Amerika. Regard kay Pastor Trice sa kay Robert. Good morning po sa inyo lahat dyan. No? And sino ba bang nandito ngayon? At, okay, mostly na ano ko na. Si Ma'am Jinky Induyun, good morning po muli. At ang ating mga iba pang mga kapatid na nandito ngayon, magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay, pakinggan natin ang awiting ito. Thank you.
okay to rescue a sinner like me. Saglita, ano ko muna itong isang awit na ito, kung ito ba yon, no? Ang hinihingi ng ating isang insiders. Iwan ko lang kung ito yon. Chow King, pork chow fat. Mickey's out. Ano muna natin ito? Pakinggan muna natin ito. Hanap ko pa sa YouTube eh. The goodness of God, no? I-try natin ko ito. Try ko muna ito, ha? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna say
Yes, ang ganda ng awiting yan, no? The goodness of God. Talagang hindi mo ma-question. Hindi mo pwedeng pagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Good morning also to Pastor Maymon Sarnicola. Diyan naman po sa kapart ng Cavite. Pastor, may ngagal gidara sa inyo. And to all our, sino ba bang nandito, na pwede nating batiin. Yes, to my daughter, si Kezia Ann. And also to Brother Graciano Menderico, diyan po sa Turel. Mayong buntag gira sa inyo. And also to Pastor Gary Sibal, diyan naman po sa Metro Manila. Pastor, good morning po sa inyo dyan. And also to Jennifer and Sanchez dyan naman po sa Butuan. Good morning po sa inyo dyan. And also to Irolyn Rose dyan naman po sa may banda ng Jerome. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay? And thank you so much. At punta na po tayo sa ating prayer time sa umagang ito. At samahan niyo po ako habang nag-pray po ako sa inyo, no? So pakinggan muna natin itong awiting ito. Turn your eyes upon Jesus. Panginoon, sa umagang ito ay bumalik po kami sa iyo. Lord, salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Lord, we cannot just close our eyes and not recognizing what you have done to us. Lord, thank you so much. Thank you, Lord, for the gift of salvation that you have given to each one of us. Thank you, Lord, for sending your Son, the Lord Jesus Christ. O, salamat, Panginoon. Lord, salamat po sa kapatawaran ng mga kasalanan na nagawa namin sa iyo para mayroon po kaming access na lumapit sa iyo. O Lord, how precious is your name. And we are standing on the promises that you have given to us. Lord, thou art good. Your goodness cannot be questioned. Lord, sa umagang ito ay na dinadala namin ang mga prayer request ng insiders sa umagang ito. Kay Ma'am Jocelyn Magayon, Panginoon, salamat Lord sa buhay niya na even at the age na tinatawag namin na senior, and yet she's still excited to join a church, to listen to insight. At salamat din po sa kanyang buhay, Panginoon. Continue to bless her, Lord, ang kanyang mga anak, kanyang mga apo, mga needs nila sa araw-araw. Also praying, Lord, for the Balsomo family, sila ni Manong Jerry, si Ate Noli, si Jorly, na nag-alaga sa kay Janjan. Lord, I know that sinasamahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pagsubok sa buhay nila, especially sa kay Janjan na may sakit, Panginoon. Lord, only your name and only your help could sustain them. Lord, tulungan mo po sila na hindi mawala ang kanilang pananalig sa iyo at kumapit lamang sila sa iyo, Panginoon.
ano man ang nangyayari sa buhay nila, Panginoon, mayroon kang mga purpose. Lord, give them the heart to love you more sa mga situation na ganun. Also praying, Lord, for Pastor Azuela and his family, si Ate Jo. I pray, Lord, that your sustaining grace be with her, be with them. Ingatan mo sila, Lord. I know na mayroon kang mga purpose din sa mga pangyayari sa buhay nila. Lord, I pray, give wisdom to Pastor Diyos. And also to my maninoy, Felix Oxinia Jr. and his family doon po sa Bacolod City. Lord, I pray that your grace be upon them. I pray, Lord, that samahan mo po sila sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Oh Lord, be merciful to my maninoy and maninay Luz, and to the kids and to their apos. Have mercy on them. So praying for Manang Nining Latorilla sa Bacolod City naman. Kaniyang mga jogging-jogging, kaniyang mga kararamdaman sa puso, sa katawan. Ingatan mo siya, Panginoon, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo na malalim po sa kanya. Provide also their needs. I also praying, Lord, for the Notarte family doon po sa Bindoy. I pray, Lord, that your grace be upon them. Tulungan mo sila, Panginoon. Kanila maging ginagawa sa araw-araw. I also praying, Lord, for Pastor Jusel Apostol. Doon po sa Cavite naman, sa Dasmariñas. Ang ministry na entrusted to them. His family and ministry. Lord, bless them. Si Brother Jean Mangana, doon po, Panginoon, sa Semirara Island. Bless his family and work. At ang ministry po nila doon sa kanilang church. At ang Tabuhara family also praying for them. Bless them. Sir Daisy, si Brother Frederick and their kids. And the church also. Pastor, Brother Coronel, Panginoon, si Bibot, saka si Idam, doon din po sa Semirara. Bless this family, Lord. Pastor Kapagi, also praying for him. So praying, Lord, for Emmanuel Baptist Church and the leadership ni Pastor Jun Radok doon po sa Cagayan de Oro. Bless this man of yours, Lord, mga kapatid, and his family, at ang ministry, Panginoon. Bless them, Lord. Pastor Felix Ambingan, I continue to pray for him and his family at ministry, Panginoon, na gisalig ni mo sa iya. Ang Chinese Bab under the leadership of Pastor Tan. Bless them, Lord. Pastor Florence Sumatra, also praying for him, Lord, ang ministry sa mga alkal. Ingatan mo siya, Panginoon. Kanyang pamilya. Provision. Pastor Mimon Sarnicola, Panginoon, also praying for him. Doon po sa Cavite, ang Bethel Baptist Church. With his family, kanyang isang anak na nasa US, at ang Sarnicola family, Panginoon, also praying for them. Also praying, Lord, for Pastor Gary Sibal. Mayroon po siyang mga request, Panginoon, na mag-negative po yung kanyang swab test bukas sa DNR. Lord, I pray na itong aming mga hinahinaing sa iyo, i-replyan mo at mayroong sagot, Panginoon. So I pray for Pastor Gary Sibal, Panginoon, ingatan mo rin po siya, kanyang pamilya at kanyang trabaho, Panginoon. At ang kanyang desire na makikita ang Panginoon Jesucristo sa buhay niya at maging best example sa Panginoon. Lord, thank you, Lord, for the life of Pastor Gary. Also for my family, so praying, Lord, for Casey, habang naghihintay sa Panginoon ng kanyang approval to have an appointment para sa deep end. Lord, it pays to wait. So praying, Lord, sa kay Casey, kay Karen, sa kanyang ginagawa din po sa online class niya, Panginoon, my wife. So praying, Lord, for Jem and Matt, sa kanilang pamilya. Si Nice na pabalik-balik po ang fever. I pray, Lord, for this baby of ours who give joy to our family. And also to Ate Feebles also, sa kanyang online class with the Casey. Oh Lord, be merciful to my family. And all the Northside people, Panginoon, so praying for them. Ingatan mo rin sila, Panginoon. Ang bawat pamilya at ang bawat membro ng Northside, Panginoon. So praying, Lord, for Rhoda Gatilugo Velasco. Continue to pray for her, Lord, kanyang pamilya,
nararamdaman sa katawan, Panginoon. I so praying for her. I so praying, Lord, for the Marie Doubly sister doon po sa Vietnam. Praying for Seiji. Praying, Lord, for kanyang mga trabaho din po doon. Salamat din sa kanyang buhay. Ingatan mo siya, Lord. I so praying, Lord, for Rochelle. Continue to bless this woman of yours. Kahit malaya sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, but still, she do the work, Panginoon. Give her the strength. And also to Joe Marie and Vanessa doon po sa Bend City. Bless them, Lord. Ang ministry, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga anak, Panginoon. Oh Lord, be merciful to them. Also praying, Lord, for our Sister Sally Eden doon po sa Canada. I pray, Lord, for her, kanyang trabaho, ng kanyang mga anak, Panginoon. Give them the strength. Ingatan mo din po sila, Lord. Okay, so praying, Lord, for ang aming mga desire sa buhay, especially dito po sa Northside, ano ba mga plano, Panginoon. Oh Lord, pinatubayan namin lahat ito sa iyo. Our needs every day, may mga sakit, Panginoon, Lord, pagalingin mo. I mean myself, sana maging okay na po ang aking truth. Ingatan mo kami, Panginoon. So praying, Lord, for Sister Zaini Segundo doon po sa Macau. Continue to bless her, Lord, sa kanyang maging galawa sa araw-araw. I pray that your grace be upon them. I pray that your name be glorified in their midst. So praying, Lord, for Sister Irene Layos doon po sa Hong Kong, kanyang trabaho at ang ministry na binigay mo rin po sa kanya, that she is excited. So praying, Lord, for the family of Induyon, Sir Julius and Ma'am Jinky, continue to bless them, Lord. Si Janie, na nasa butuan at ang mga plano sa buhay na nakatugma sa plano mo sa kanila. Kanilang mga anak na nag-a-apply, Lord, na makasakay ng barko, Lord, sa iyo lamang kami kumukuha ng kasagutan yan. I pray, Lord, na sana matanggap sila sa Oceanic through the kindness of Sir Joel Go. Lord, bless this company, Oceanic Container Line. I also praying, Lord, for the family of Sir Joel Go. Continue to bless them, Lord. His wife, his children, at kanyang mga kapatid. Bilang isang presidente ng company, I pray, Lord, for that. So praying, Lord, for Brother Tutong Del Cano, wherever he is now, bless him, Lord. So praying, Lord, for our friend, no? Our kapatid, Sharon Gabion, na nasa US ngayon, bless him, bless her, Lord, also. Pray also, Lord, for all the pastors, Pastor Victor Aurelio and his family doon po sa Cornerstone Baptist Church. Pastor Dapar sa Santo Tomas. Pastor Montero doon po sa Bubungan. Santo Tomas din po. Pastor Ruiz dito doon po naman sa New Katipunan. Sa Santo Tomas, Panginoon. Oh Lord, be merciful to us. At ang mga amin po dito sa Insights, for aming mga listeners, Panginoon, Lord, kilala mo po sila. Even though that we could not mention their names one by one, but you know them by names. Lord, umaasa kami na itong aming mga prayer request, mga hinaing namin, Panginoon, ay makarating sa trono ng iyong grasya na merong sagot. Oh Lord, be merciful to us. I know that you're always there. At ingatan mo, Panginoon. At ang bawat buhay ay nakasalalay sa iyo, Panginoon. Oh Lord, alam ko, Panginoon, na meron kang mga purpose sa buhay namin. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa pag-intindi mo sa amin, Lord. So praying, Lord, for Pastor Pete Itabag doon po sa Bacolod City. Ingatan mo rin sila, Panginoon. So praying, Lord, for Brother Nelson Raffles sa Tagom, maihada si Bing Berdos at kanyang anak na si DM. Oh Lord,
Salamat, salamat po sa iyong paggabay sa amin. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa tipong meditation sa umagang ito. Kanina po binasa po natin ang Psalms 119 from verses 19 to 29 po. Rejoicing in its day. Yan po ating meditation sa umagang ito. You know what? In verse 24, nabasa natin kanina, ang sabi po sa verse, Rejoice! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. No? At nakikita po natin yan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon that He's always with us. Kahit ano man po ang mga sitwasyon sa buhay natin, kasama po natin ang Panginoon, di ba? At kahit minsan na nawawala tayo sa landas, pero ang Diyos nandiyan pa rin. Because every day na makikita po natin, alam po natin na kasama po natin ang Diyos sa buhay po natin. Okay, so rejoicing. This is the day which the Lord has made. We will rejoice, be glad in it. So when you are having one of those difficult days, every day, so when a day when the storm is blowing and the battle is raging, when the burdens are heavy, when your heart is broken and your tears are flowing, when it feels like everybody is turned against you, including your Heavenly Father, you know what? That's the time to heed this verse by faith. Mga crisis sa buhay na dumadating sa atin, na para bang nafe-feel mo na mag-isa ka na lang, wala kang kagabay, walang tumutulong sa'yo, kahit sabi mo pa, kahit ang Diyos parang kalaban na rin ako, ang lahat ay tinatalikuran na lang ako. Tumutulong ang mga luha sa aking mga mata. At nobody there to care and to napunasan lang man. May sakit ako but nobody's care. Wala man lang nagtatanong, kumusta ka na? May pagkain ka ba dyan? May gamot ka pa ba dyan? No? If that is what you feel as of now, this verse is very important. This verse is by faith. This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang tanong, Pastor, pwede ba natin gamitin yan na nasa crisis po kami? I was so boring and I was so lonely. How can I rejoice? How can we be glad? Diba? You know what? The psalmist was going through battles and difficulties. Yet he was able to say, if God put this day together, I'm going to rejoice and be glad in it. Okay? Ang mga pagsubok na naranasan dito, na experiensyahan ng psalmist, ang writer ng Psalms 118. Battles and difficulties, 'di ba? The valleys of sufferings, the mountains of problems. At na-feel niya na
wala siyang kakampi. Pero sinulat niya na sabi niya, I will put this day together and I'm going to rejoice and to be thankful and be glad because I have Christ in me. Ganon din po ba ang iyong mga prayer? Ganon din ba ang iyong mga hugot sa buhay? Na kahit magkabikos-bikos man ang ating mga buhay, we all know that we have a God whom we could rely on. Ha? So even though, I may not see the blessing now, you could not feel na para na sinagot na ng Panginoon ang iyong mga hinaing, ang iyong mga dasal. But you know what, kapatid, mga ka-insiders, we need to be rejoicing. So even though I may not see the blessing now, and eventually by faith I'll be able to see, it all work together for good. So I'll see it now. Romans chapter 8 verse 28, di ba? You know what, ang mga Jews ngayon sa Israel, talagang binubumbahan sila, di ba? Kaya we need to pray for Israel. We need to pray for them. The Jews sing these psalms at Passover. And Jesus also sang this song before he was crucified. So can you imagine saying on your way to Calvary, this is the day which the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. And that's another way of saying, not my will but your will be done. Hindi ba yan ang sinabi ng Panginoon? So if Jesus sang the song, we should also sing it also. Na kahit ba mabigat ang ating mga o anumang sa kalooban mo dyan because of problems, but still you could say, I am rejoice. No? I will rejoice and be glad. At least buhay tayo, di ba? At least wala tayong sakit. Wala lang tayong pera. At least wala tayong maganda ang relasyon natin sa Panginoon. So, rejoicing in its day. Kaya kung basahin mo ang Psalms 118, talagang mapamangha ka. At hindi pwede na hindi mo gawin yan. At pasalamatan ng Diyos. Yes, minsan ganun po. So perhaps your day is full of overwhelming burdens or sorrows. Jesus also suffered days like that. Diba? Masobra pa ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ang sa atin lang, wala lang yan ka, ang liit-liit lang yan, yung mga sufferings, hindi ka lang nakakain na isang araw. Or ano lang, diba? Ang Panginoon, grabe. Ang mga sufferings niya because of us. So, we should accept the day God has given us and acknowledge that He is in charge. Siya pa rin po. He's still on the throne. Siya pa rin po ang hari ng mga hari at lords of lords. So we should anticipate what God is going to do for us today. No? We should anticipate. We should wait what will happen. No? With acknowledgement and realization that only God can do that in our behalf. Are you anticipating na mayroong tutulong sa'yo na iba? Oh, nadi-discourage ka lang. Sometimes we cannot, sabi nga ng Bible, we should put our confidence sa Diyos at huwag sa tao. Kahit pa nga sa pamilya natin, di ba? Sa kadugo natin, sa mga kakilala natin, na akala natin makatulong sila, but at the end of the day, nasakitan ka lang. Wala pa nga silang naitulong, nagbigay pa ng isang suggestion na nakakasakit sa loob, di ba? But you know what? Ang Panginoon po, hindi ganun. So instead of, we need to anticipate from the help sa ibang tao, why not put or focus your life, your heart and mind sa Panginoon? Why not serve Him with honestly? Diba? So rejoice and be glad in it. You may not understand His purposes now, but one day, you will. Hindi pa natin maintindihan kung bakit ito nangyayari sa atin. Bakit nagkasakit ang isang membro ng pamilya natin? Bakit nalulugi pong ating negosyo? Bakit natanggal ka sa trabaho?
Maraming mga tanong. Maybe you cannot get the answer of all your questions. But maybe tomorrow or maybe one day you will. And you will appreciate that sa Panginoon. Just focus. Anticipate what will happen. Just put your faith sa Panginoon. Oh kapatid, sa umagang ito, nagagala ka ba? Na meron kang Diyos na nilalapitan? And it makes your day very rejoicing. And it makes our day very, very glad. Di ba? I will rejoice and I will be glad because God has made this day for us. Hallelujah. So isang bagay po dyan na makikita natin sa umagang ito. At maganda po ang mga sinasabi ng Psalms 118, di ba? The Lord, bless the one who comes in the name of the Lord, who bless you from the house of the Lord. The Lord is God, shining upon us. Take the sacrifice and bind it with cords on the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will going to exalt you. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love in yours forever. Hallelujah. Sana kapatid, sa umagang ito, ganun din po ang ating mga desire sa buhay natin. Oh. Kung sa COVID, ayaw natin mag-positive, dito po, dapat positive tayo sa ating mga panampalataya sa Panginoon. Okay, so sa umagang ito, salamat po sa pagsama niyo po sa akin. 1 hour and 23 minutes po ang ating nagamit. Salamat sa mga awitin. At sana po, Lord willing, bukas naman, samahan niyo po ako. When answers aren't enough, there is Jesus. God bless you. And I love you. You have faced the mountains of desperation. You have fought, you have won, but this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, to get you through, but this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's asking.